Mahirap ngayon tol pag babad ka sa init tol. Ba, pansin niyo, napansin ko ba? Maraming kuan. Maraming mga motor na dumadaan. Maraming mga motor na dumadaan. Baka nagsibalikan sila dito. Ano na? Yan sa unahan makailin mo. Nandiyan na po yung kampo. Naghihintay lang po kami ng tamang pagkakataon para makapagkuan. Maka sulong ba? Sama ko ngayon si Jandri Makailul. At kami po ay susulong ngayon. Oh. Marami kasi mga bantay dyan sa unahan. Sigurado ako na pagdating ng panahon na masulong na namin yan, eh mas maganda yung kumpiyansa sila ba. Huwag silang mapadalos-dalos. Naka kubang muna sa pangalan ng kamera dito. Cool. Napansin mo ba yung mga vlogger mo yan? Malami na nabilihan. Oo. Oh. Yan siguro yung maghahatid ng supply. Kailangan natin makuha yung mga motor na yun. Nagdadali ng bigas pa. Mapatay natin yun. Dahil kung hindi natin yung mapatay, sigurado ako na patuloy pa rin sila sa pagkuhan dito. Ano yung kamera mo? Kamiliwanag yung kamera mo. Ayun mga idol. So, grabe init. Grabe yung init. Yung isa sa dahilan, magkakasakit tayo dito. Eh, hey, pagka bandang hapo na, biglang uulan. Gano'n. Ano yung napansin ka? Yung kadami-kadami yung mga motor na dumadaan. Ano yung bante ba? May papalapit sa akin yung bante. Makasulod eh ang kwandri tol. Makasulod eh ang kwandri ng nabara tol. Nabara ba sa kinan? Kasi nung isang araw nakikita ko ng sa kin itong puti. Makasulod eh. Walang tawag nito. Walang kanal ba? Na malaki. Grabe, sabang init yun pa. Okay lang yung cellphone mo? Sinday ko yun ngayon. Kumusta na kayo yung sinday? Bakit? Sinabi sa akin na Mitch producer. Sana nagkita sila ni Mitch. Ako. Para magkakabay sabay na tayo dito mag-explore ba? Isa na mo. Para lang ubos lahat pa. Hmm.
Tin mo na, din na din eh. Rakas yung pag-amoy ho. Pagtaguli lang to. Yaw, din na wala. Mga yawa, dyan yung mga blagira eh. Tunin mo yung kapa to. Isa pa. Tira, kunin mo yung kapa to. Kunin mo yung kapa. Masid yung isa. Nararamdaman ko, nakikita ko yung kanyang mga mata. Naglilisik na mumula. Ayan mo pa, no? Tabaw. Si baba mo. Natilis baba. Upli ng ulo. May mo tanggalan kasing-kasing na. Bi, yung kamera mo. Nag-off yung camera mo, tol. Nag-off? Wala naman. Overheat na, tol. Nalang ako. Guys, isa na tayong tol, ha? Oo. Ang sumunod. Bangun. Abo. Patiyan nila, tol. Kita na niya rin ang patay dress baba. Sumara. Uy.
Pre. Pre. Yawa. Nanap mo na kasulod niya. Yawa na sa tanan. Ako ang mapatay niyo. Asa si Ino ni? Asa? Mau malo? Si orang kamalo? Mau? Hah? Orang kamalo? Asa? Mau kamalo? Bigit-bigit sa talong mula sa buwang tol. Yawa! 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 Asa si Niral? Yawa! Yawa! Okay. Yawa! Yawa! Sumbag-sumbag pa. Iyan, gisumbag kong kutsilyo tol. Hapit siya nga. Hapit mga buwang putol yung kamot eh. Patay mo na to. Patay yun eh. Patap yun ang mga kasamahan niya dito.
dito muna tayo magpapahinga dahil hindi pa natin papasukin ngayon dahil dapat kumplito tayo, ha? Sige. Lalo na yung mga kalaban natin is meron ding mga pangkabal, orasyon at agulo. Yung kanina nakikita niya tayo subot pa subot. Ayan, meron na po siyang kaunting kaalaman sa Tagulilong. Dahil hindi po talaga nakakakita yung mga kalaban natin. Ngunit kung meron kang tinatawag nitong mga itim na mahika, yung mga itim na kaalaman, makademonyong kaalaman, mga kaidol, ay magre-replik yan sa kanila. So nagpractice po sila Tagulilong, mga kaidol. Ngunit hindi pa ganoon kalakas dahil mas lalo pa nating pinalakas ang ating Tagulilong. Sobrang init ngayon dito. Sobrang init. So ayan pala, no? Shout out nga pala, no? Kaya Ma'am Eds, ayan, shout out si Ma'am Roy na kami niya. Papahinga muna kami, mga kaidol, no? Siguro ang dami karon ng pagkaon rin. Dahil nagugutom na rin kami, mga kaidol. May dala naman kami pagkain. Dahil sa pag-i-explore kung wala pagkain, luwi kita. Tubig talaga pinaka-importante. Pagkain, tubig. Lalo na pagalit ng panahon. Sabi inita. So lahat po ng mga nabibihag, mga kaidol, no, ay meron po silang bignigan po sila, pinagpala po sila ng ating malaliwata. Lahat po, kahit sino po yung nabihag, ay meron po pagkakataon pang mabuhay muli, mga kaidol, no, dahil sa kabutihan ginawa nila sa pag-i-explore. So hindi na po natin ito, ayan po, hindi na po natin ito patatagalin yung video natin, mga kaidol, dahil yung diwata na nagpakita sa atin, mga kaidol, ay meron siyang ibibigay sa atin na pinakamagandang lunas talaga. Except sa tubig ng balon, mga kaidol, ay meron pa rin siyang pinakamagandang lunas para sa atin. Tol, balik off ka muna tayo. Sige. Balik tayo mamaya. Susunugin pa natin yung mga bangkay. Tapos, lahat ng mga kalaban natin ay lalo natin papatayin. Lalo na sineral. Ubusin natin ng lahat. Mga kaidol, no, subscribe po kayo sa channel ni Brother Brad Jandrail Adventure. Dahil isa rin po yung mission niya, ang pagtugi sa lahat ng mga commander. Lalong-lalo na sa lahat ng mga masasamang tao na nandito sa paligid. Tol, isa ka talaga tunay na bayani, tol. Nagpapasalamat lahat ng mga kababayan natin dahil sa iyo, sa ginagawa mong paglilingkod sa bayan. Kahit na walang sweldo, patuloy lang tayo. Ayun, hanggang dito na lang muna tayo, mga kaibigan. Lord na kami niya, Ma'am Haggard Face at Ana Marie Formentera, Mama Delin Choi, Mama Susan Suyat, Ding Arlene Alarcon, Ding Rion Mix TV, no? Erica Mix Videos. Okay. Ma'am Biggie Bautista, Eric Tumbukon, ay Omar Tumbukon, Eric Salon, Alio Salon. At lahat po ng lahat na nanonood sa ating mga videos, marami pong salamat. Off ka muna kami, mga kaidol. Maghanda muna kami ng kuha pagkain. Yan po, mga kaidol. Nauna na po umuwi si Jandrel. Ako po ay nandito pa ngayon sa baba ng bundok, mga kaidol, no? Sa paana ng bundok. At pauwi na din po ako. Mukhang malapit na tayo sa mga kabahayan, mga kaidol, no? Hindi na tayo masyadong malayo sa bundok. Kanina pa po ako naglalakad, mga kaidol. Tapos nagpahinga ako dito. Tapos yan, dito lang muna ako nagpahinga. Dahil nabulong ng aking gabay na si Inday is nandito na din. So hintay-hintay lang tayo. Shoutout nga pala sa mga supporters natin yan, sa silent viewers. Yan, yan. Yan. So, tingnan nyo yung mga vloggers ngayon, mga kaidol, yung mga nabihag. Is okay na sila, mga kaidol. Nakaligtas talaga. Ano naman talaga, eh. Nakakaligtas talaga yan sila.
gusto ko yun ngayon dito yung mga manananggal mga ano, yung mga aswang. So I don't know kung papakita sila dito yung mga manananggal. Napabalita na marami daw. Ay, hayo pala. Uy. Kontrahin. Baka pala. Sinday yata yun, mga idol. Kung sinday. Ay, tama talaga yung gabay. Hindi ko lang spring sinday. Mukhang yun na yung sinasabi yung baka. Tempo no. So, sa tingin ko malapit lang tayo dito sa mga kabahayan ng Kaidol dahil ayan, nakikita ninyo. Alala mo yung sinunog natin dito ang mga bandido? Ay, oo. Bangkay na. Mga bangkay ng bandido. Ito yung kawayan yung ginamit natin ba? Ito niya, mas mabilis. Dito pa rin yung abo ng bandido. Hindi na yun ma... Hindi na yun makuan ba? Hindi na yun mabubuhay pang muli. Hindi na talaga. Mas maganda talaga pag sunugin. Hindi. Yung kumusta? Medyo malungkot ako kasi si Solo eh. Anong malita ka si Solo dahil? Si Solo lumusog siya na mag-isa sa kampo ni Miral kasi nabalitaan niya na yung kasintahan niya ay pinatay at nirape. Itabangan sa mga lang ang kaluluwa sa mga alipores ni Hiniral. Pero yung unang nang rape sa kasintahan niya, si Hiniral talaga. Kaya si Shulo galit na galit. At lumusob siyang mag-isa. Hindi na niya ako nahintay. Hindi na niya tayo. Hinintay pa. Matay din ang ito. Sigurutuhan na ba? Paminan ako na matay ito. Anong nagpa-dalos-dalos sa busya? Matay, good ayahang kuan. Kasintahan niya mo. Yun lang kasi yung naalala ni Solo. Si Solo, mga idol, hindi nyo niya naalala kung ano yung saan siya nang galing. Ang naalala lang niya, mga idol. Hindi nga nung, ay, hindi na lang kasi doon. Malaking problema yan ba? Sa tingin ko yan, mulag, hindi na yan, ma. Kikita natin yan si Solo. Napakalaking kuan talaga. Problema niyan. Ang padalas yung Solo sa emosyon eh. Kawawa. Si Solo talaga. Day, muna may tao, day. Oo. Nagandaman ko din parang may nagmamasid sa atin. Oo. O nag-spy sa to ah. Oo. Parang ghost ba? Ito yun ba? Hindi lang talaga maklaro sa kamera natin dahil gabi na. Oo. Posible naman ano yan. Mukhang mayroon nag-espiya sa atin. Sinaasan pa ni Hiniral yung ating sumahalin natin. Bawat isa sa amin mga idol. Ano ko yung ginagawa niya yan?
Mukhang nagbabantay sila. Nagbabantay. Kahit saan talaga may mga bandido. Yan na nga ito, no? Subscribe po kayo kay Chanter 16 na nga ito. Lang ating bagong kasama po. Tsaka si Janrel at Neljan po at sa atin po. And then, Lady Andres. Neljan, tingin ko. Pag-masig muna tayo sa kanya kung ano. Patay natin yung litso. Pwede rin. Pag lumaban, patay na to. Handam-dam mo na yung kutsilyo ko. Madami kami nasunod dito. Nababaliw po sa bawal na damot. Tulad na mga katulungan po ng mga kabataan ngayon. Nadinidroga po ni Hiral at yung mga kalaban namin. Yung mga nais pumas lang sa amin ay nakadroga po ay doon na. Hindi po nila ma-feel yung sakit sa katawan. Pero siguraduhin natin mga idols. Mapatay na din siya. Pagbanta na ito nga, wala na. Hindi na ipatibong. Ito na ipatibong. Ang maigit. Tibong ka, Angkon. Ikaw na pumatay niya. Hawak mo naman yung baktibong. Malakas naman yun. Masiling kill ba? Patay mo, wala bang wala namang kasama niyo. Naghihintay lang, tinatambangan tayo. Oh.
Wala na, patay na. Katang kayo na patayin tayo eh. Tingin ko lang. Huh? Tingin ko lang, katang kayo na patayin tayo. Kailangan natin makalabas ngayon, day. Makauwi natin sa bahay. Doon ka lang sa bahay matuwag. Day. Sige, nagbabantay din ako sa inyo. Well, at saka si Mitch. Papapuntahin ko sila dito. Si General. Nasaan si General? Doon. Nasa bahay na din. Pinauna ko na. Kailangan namin magsama-sama ngayon, Idol. Sana pwede sa tulad po na nangyari ni Cholo, Idol, no? Tarumal-dumal po ang nangyari kay Cholo. Talagang hindi nila pinalampas, mga Idol, no? Alam naman natin na kapag mahuli tayo ng mga Nalaman mo kung nasa ni Cholo? Nakita ko ang kamera niya. At doon, nakuha lahat ng mga ang mga pangyayari. Napulog na. Hindi pa. Ngayon pa lang. Sana hindi ka ako mas restrict doon. Kasi grabe talaga. Parang hindi sila mga tao eh. Ano? Anong ginawa rin? Ni-rape si Cholo. Ha? Ni-rape. Ibu lalaki mo yan? Alam mo naman ang mga bandito. Halang ang mga kaluluwa nila. Ano ako din hindi ko magbibihag eh. Pati mga lalaki, Idol, pinagsasamantalaan. Si Cholo? Kailangan natin makauwi ngayon. Tara. Kalabas naman tayo dyan. Paglabas natin dyan, parang kasada naman yan. Doon na tayo. Maghanap na tayo makahits, diba? So yan na nga ito, no? Mag-ingat kayo. Lalabas na po kami ng timbok, mga idol. Malapit na lang ito sa kalsada. At kahit dito ay kahit dito ko ay napasunod pa rin yung mga bandido, mga kaidol. Kailangan ko makauwi ngayon dahil nagkulang na yung supply natin, mga pagkain. Kailangan natin mabigyan na pagkain yung number one, yung anak ko, yung pamilya. Nagbabantay ng anak ko. Siyempre, kailangan natin miniguro. Dahil yung kalaban natin ay hindi din basta-basta. Mga walang utak din yan. Kalabas kami dito. Pero mong lima. Wala ng sasakyan na kumadaan. Maghintay muna kami dito. Puro naglakad kami papunta doon sa main road talaga. Dahil itong nalabasan namin, mga kaidol, hindi po ito yung main road talaga. So maghihintay muna kami dito. Ayun na. Manood po. Kasi mga hindi na si Kate, no? Maghihintay muna tayo dito, day. Ha? Na may dumaan na sasakyan. Para makasakay tayo pa uwi. Kasada na dyan, mga dulo. At least, nakalabas na tayo. Oo. Kasi makalabas tayo ng buhay dito. Mahirap talaga pag mabihag ka, no? Kaya nilang gawin lahat kung anong gusto nila. Tulad ni Cholo, binaboy si Cholo eh. Kung anong ginawa sa kanyang kasintahan, ganun din ang ginawa kay Cholo. Gilubot siya rin, gilubot. Bawal yan sa YouTube.
huwag mo na lang i-mention basta. Oh, kasintabi, puno kasintabi po. Hindi ko talaga iwan ko kung ma-upload ko ba yun. Kasi puro kababuyan yung mga salita nila eh. Baka may mga batang nakapanood or naka-inmute ko na lang po yun. Mga idol. Buo niya sa... Puro kay Shulo eh. Patay naging siya eh. Puro yun ko nagtanaw bas palagot. Patay naging siya? Yun yung sinabi nila, patay na daw. Pero, kailangan kong makuha ang... Katawan? Makuha ang katawan ni Shulo. Dahil baka gagamitin na naman nila yun. Sa kasamaan. At lagyan nila po ng itim na mahika, mga idol, no? Pasasapian nila sa demonyo. Ang katawan ni Shulo, hindi na ako papayag siya, mga idol. Kailangan natin masiguran. Na... kung ano ang kalagayan talaga ni Shulo. Wala yung sasakyan na rin, oh. Kasi hindi na kami nagdala ng buto. Pabaliktad, dapat doon, pababa man dapat. Ha? Pababa dapat. Si babaw man? Hmm. Papunta yun sa kwan, mas papunta pa yun sa bundok. Ano ginagawa mo? Magawa ako ng sandata. Hindi ko tusok ko na lang ba? Kalaban. Matusok ng meridian point nila ba? Pero siguradong hindi na makakaligtas talaga. Hindi makakapagsalita. Sigurado ako na doon sa bahay kay... mayroon na naman dito hihintay ng mga bandido kung hindi sila makapasok. Hindi, dahil binakuran ko na yun ang orasyon ng aking bahay. Yun yung ano, yun yung importante. Binakuran mo talaga dapat ang protection ng bahay. Kaso nandun yung mga anak ko ngayon dahil doon ko muna, pinabalik ko doon kasi hindi siya naka, wala siya nakaangay doon sa kwan ba sa tinitirahan ng kamag-anak ko. Binabalik na lang ulit. Oo, binabalik ko na lang. Kakasakit doon eh. Nanibago sa panahon. Bakit niya talaga siya ano, na mga idol, siguro mag-ano kami, mag... off ka muna ta? Off ka muna tayo, tapos... so, maghintay tagkuan? Hintay tayo na. Magpapalang araw po sa ating lahat mga idol, no? Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan namin tinago si Shulo.
Troy? Ayan, may Sinday. Nandito pala Sinday. Nandito lang yun sa paligid. Kanina Roy, baktas kanino. Nakakalungkot na balita. Dahil talagang tinuluyan talaga nila si Shulo. Binahasa pa. Ito talaga mga idol, ang mga bandidong halang kaluluwa. Wala sila pinipili. Kahit ano po tara, punta tayo doon sa pinagtaguan namin kay Sholo. Sige, kailangan makita yung katawan ni Sholo. Bro, kumusta bro? Pila? Shoutout pala Ate Ivy, no? Shoutout yun si Ate Ivy. Ay no, shoutout kay Ma'am Ivy. Maraming salamat. Lala mo si Ma'am Ivy. Ano na ulit, ba sabi ko gusto na? Binigyan tayo. Ma'am Ivy, salamat po. Maraming salamat po. Ayun si Mitch, mga idol. Wala lang ang kami dito. Ang tatlo ngayon. Punta to sa lugar kung saan yung dati ba? Punta natin. Ito ba yan? Hindi mo nalala? Baka yung daan ang inilaanan natin. Dahil nandito na dahil. Nandito na si Shulo. Okay ka lang, Bay? Ano pa yung nalaman ko talaga? Sinabi ng gabay ko talagang sobrang iya ko talaga. Naawa talaga ako kasi naging pamilya ko na to si Solo eh. Kailangan alisin natin, tatagan natin ang loob natin na kailangan na pag-ingat talaga tayo. Gagawin, may plano ako. Ano naman? Hinihingi tayo ng tulong sa ating mga kaibigan para bubunganin natin muli si Sholo. Pabor ba kayo doon? Ang gusto kong mangyari. Pwede, pwede. Pabor na pabor. Tsaka malaking tulong din naman itong si Sholo. Malaking tulong talaga. Nung nalaman niya mga idol, ginasa pala yung girlfriend niya, kasintahan niya, talagang nawala siya sa isip ba? Gusto niya na lang talagang baka ganti. Well, ito yung nangyari sa kanya. Nagbaho na eh. Dahil nagbaho. Wala na lang ganit. Hindi ka ba nasaktan, Day? Sobrang nasaktan ako. Binalikan ko nga yung nag-rape sa mga rape Sholo eh. Kasi nakapatay ko yung ilan. Kailangan tayong pumunta sa ating mga kaibigan para mas matulungan pa tayo. Hindi nga pa ng tulong mga idol. Para sabay-sabay namin itong pagalingin si Sholo at mabuhay siyang muli. Nagbago na po si Sholo idol.
Hindi po niya deserve no na patayin siyang muli ng mga bandito. Walang iniisip, hindi. Halang talagang kaluluwa nito. Hindi kasiyahan na mapatay yung lucente. Talagang kawawa si Tito to. Kawawa talaga. Kailangan natin na makapunta doon sa lugar ng kwan, mga diwata. Pupunta tayo ngayon. Hindi tayo natulong na. Dahil sinabi din sa aking gabay na yan ang pinaka best solution talaga kung gusto natin buhay muli si Sulo. Hingi tayo ng kaalaman mula sa mga diwata. Ibibigay ko rin lahat ng ating mga kaalaman ay dulo para matulungan natin ang ating kaibigan. Grabe siguro yung trauma ba na naibigay ng mga bandido doon sa ginawa ng mga bandido sa girlfriend niya. Wala yan mga bandido na yan. Sabi nga ni Choro sa akin na lang po, napaukit na po sa puso niya yung kinagawa ng mga bandido. Kaya nakita ko siya idol, hindi talaga ako nagrado ng isip kasi nakita ko kay Choro mga idol na may kaputihan. Pangay puso. Napipilitan lang siya sa mga ganitong pangyayari kasi na-hypnotize siya. Kaya nung nagamot natin siya, sobrang saya ni Tulo. Nakakalang si Tulo sa saya dahil nakalaya siya sa kamay ni General. Pero huwag lang tayo din, magpa-alerto lang tayo palagi kasi may mga kalaban niya sa paligid. Buti na lang at may tagulilong tayo. Tagulilong na, tagulilong yung ginamit natin, hindi niya nakikita yung bangkay ni Shul. Kailangan nating mabuhay ngayon ang kaibigan mo dahi, si Shul dahi. Isang masamang balita ang nangyari sa kanya yung pagkamatay niya. Malaking kawalan sa atin ito. Puro na lang paghihirap yung ginanas ni Sholo mga idol. Talagang naiyak talaga ako sa sinapit niya na sinabi niya talaga kung gaano po talaga kasama si General. Kaya tayo dito mga idol, grabe yung pursuit talaga namin dito sa mission namin na mapatay talaga ang General na yan. Sakit talaga ng puso pa ito, no? Nakita ko yung kaibigan ko na wala nang buhay. Tara, tuloy tayo sila, paglalakbay natin. Ikaw naman muna, Day. Tara. Klo, saan ba? Nakatagulilong naman sa ang gagaw ng kuko eh. Layo-layo rin, nakari natin ba? Punta tayo dun sa saan nakatira ang kaibigan ni Inday mga kaibigan. Dun tayo din dito mga kaibigan.
ano ang susunod natin, ano? Punta natin yung diwata. Parang di sa kita naninday yung kwan. Yung katawan. Tanong muna tayo sa diwata kung pwede ba nabuhayin, no? Hihingi talaga ako ng pagkor sa kanila, mga idol. Alam naman ng mga diwata, mga idol na talaga. Grabe talaga yung hirap niya. Kaya di pinagdadaanan talaga ni Sholo. Mabait yung tao. Hindi siya talaga masama. Talaga naiklasize lang siya, idol. Kaya tayo nahingi tayo ng tulong. Nakikusap ako sa mga taas-taas ang diwata. Katar. Nah, kita mo. Benda apa yang kita lakukan belum body? Lahat po ng channel, no? Bisitahin niyo po bawat isa ng mga video, mga idol, dahil makikita nyo. Collaboration kami ngayon, ngunit iba-iba po yung angulo ng aming mga video. So, yan lang po. Kalaban. Masok na hanggang. Nararamdam mo? Nakita niyo yung baliba. May nakita yung kalaban. Patayin niyo na agad. Mas maganda itong ginagawa natin ngayon kasi sama-sama tayo. Sama-sama tayo. At yung mga gabay namin mga ito na. Magmadali-madali mga idol kasi sigurado ako na nakatambang yung mga kalaban natin. Yan tayo magmadali mga idol. Planado dapat bawat hakbang dahil isang maling hakbang lang posible tayong mapatay. Kalaban ako tanawa. Nalig kalaban.
May dalang baril? Plano ngayon, puntahan talaga natin yung diwata para mabuhin natin. Unahin natin sa pagpunta sa ating mga kaipita. Kailangan mabuhay muli si Solo. Magpatabang ka dito. Siya muna yung priority natin ngayon. Pero kapag may tantidong kaharang, papakaya natin. Kahit mayroong kasama yan, uubusin natin yun. Patay po ng tao mga idol, walang awa-awa, walang maraming tanong, patay agad. Nagiru kong kutsilyo. Alang, sakay na day. Ano? Kailangan ko lang patuloy. Day. Tara. Okay lang. Mas maganda to. Mas maganda to ang ginawa natin kundrang dati na magsulo-sulo tayo. Mas maganda to. Sama-sama muna tayo. Oh. Ngunit ang lugar na ito ay mapanglin lang mga idol, no? So hindi namin tawag nito kontrolado yung lugar, pero kontrolado namin ang pagpatay sa kanila mga idol, no? Hak namin ang bawat buhay ng mga bandido. Posible na matibulan eh, pero mula na yung hinunaan ninyo, no? Na always po kung may makita pati